Yo, what's up, Rap Guard in the house. Yo, nandito na naman po ang inyong bantay ng hip hop at muli na naman tayong magbibigay ng bagong update mula sa hip hop world. Pero bata ang lahat, matanda na ang iba, pero fresh naman. Kung bago pa lamang kayo sa ating channel, ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ating ilalabas. At heto na ang ating recap news for today. Chakra magbabalik eksena. Damsa nagsalita sa issue ni Audrey Despues sa Barakuhan. Boss Jan ng Barakuhan hinihinga ng kontrata ng artist ni Ken Magat. Sa lahat na nanonood ng Rap Guard TV. And you are watching Rap Guard TV. Peace out. Kaboom. At heto na ang ating hip-hop news for today. May isang post sa FB na mula kay Mark Lester Montesillo na kasama ang mga miyembro ng Chakra na mula sa kaliwa ni Flick G ay si Crazy Mix, Kial, Tuglax, Numerous, Innocent One at Abaddon na nakataas ang kamay kay OG One. At may caption na isang history na naman ang naganap. OG One, binasbasan ang walong sumpa ng Chakra. Ang post na ito ay indikasyon nga ba na muli na naman sasabak sa gera ang grupo ng Chakra. Samantala mga kabantay, si Damsa ng Barakuhan ay nagpost ng kanyang FB account patungkol kay Audrey na sumikat sa TikTok sa 2 rhymes lang. Heto at basahin natin ang post ni Damsa. Ayon sa post ni Damsa sa kanyang FB account, ang sabi niya, utang na loob na lang Audrey Despues. Alam mo naman mga naitulong sa iyo ng tao. Alam mo pala kung ano yung pinirmahan mong contract. Bakit di mo ayusin? Imbis na ituloy mo yung trabaho mo sa Barakuhan, parang nagmamalaki ka pa. At datingan mo hinahabol ka. Nagkaroon ka ng malaking project sa tulong ni Boss Jan Lay Jordan, Kuya Jericho Dinera at Ma'am Marie Paz. Doon pa lang, dapat alam mo nang di ka pinabayaan. Tandaan mo, nag-trending ka lang. Kaya ka nandyan. Hashtag tara, 2 rhymes. Sa post na ito ni Damsa mga kabantay, ay marami ang nagulat. At tila di na napigilan ni Damsa na magsalita patungkol sa ugali na ipinakita ni Audrey di umano sa Barakuhan. At sa post nga na ito, tila may sagot na si Audrey. At heto ang kanyang sinabi ayon sa kanyang post sa kanyang FB account. Ang sabi niya, never lumaki ang ulo ko. Buhay na saksi ang mga tunay na nakakakilala sa akin. Ang mga post na ito ni Damsa at Audrey ay tila may kinalaman sa picture ni Audrey nang bumisita ito sa H-Tun Music ni Ken Magat. Kaugnay nito mga kabantay, si Boss Jan ay nagpost ng patungkol sa isang email mula kay Ken Magat. Heto at basahin natin. Ang sabi ni Boss Jan, di kita personal na kilala Ken Magat at never pa kita na meet. Tanong ko lang, bakit ka nagre-request ng kontrata ng artist ko sa Barakuhan? May problema ba? Sa post na ito mga kabantay ni Boss Jan, may kita ang isang picture ng email na may pangalan na kenmagat2@gmail.com. At sa post din na ito mga kabantay ay tila hindi nagustuhan ni Boss Jan ang email na ipinarating mula sa Gmail na nagngangalang kenmagat2 sa kanila. Sa kabilang banda mga kabantay, si Ken Magat ay nagpost at sinabi niya na nahack ang kanyang email account. Heto at basahin natin ang post ni Ken Magat.
Ayon sa post ni Ken Magat, nahack ang email ko na kenmagat2@gmail.com. Baka may mag-message or email sa inyo from that email address. Hindi ako yan. Sa post na ito ni Ken Magat, mga kabantay, ay wala naman itong direktang paliwanag patungkol sa post ng Barakuhan Management. At kung ito ba ay sasagutin din ni Ken Magat. At yan nga po ang ating hip hop news for the day. At sana'y nagustuhan niyo po ang ating balita. At kung bago ko pa lamang sa aking channel, ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. At i-click niyo na rin ang bell para lagi kayong updated sa ating hip hop happenings. So paano, mga kabantay? Ito na ang ating shoutouts for today.